4. Woo! Lodi Petaluwerpa or muli na naman po nagbabalik ang inyong lingkod. Pasensya na po, medyo natagalan. Pero ako'y muling nagbabalik, huwag ka na mag-alala, huwag ka nang mabahala, huwag kang humumpiansa. Lahat na sasabihin ko ay nagbabaga, nakalasala, at may basbas na nipathala. Tsaka nagkakampangan kakakasik. So yun po basically, kabampangan ko pag maragul ko. Kaku ka. Anyway, kung ang tingin mo pa rin sa Pampanga ay sisig, sad, back, Clark, malalakas ang bungal-ngal namin, so huwag nating patagalin pa, wala nang paligoy-ligoy, wala na pong palabo. Without further ado, ladies and gentlemen, things about Kabampangans. Number 1, ang Kabampangan na family culture is matriarchal. Nang kanawa ng matriarchal, nabalo na yun. Matriarchal, it means na ang nanay o ang babae ang boss. Kung ang tatay ang head of the family, ang nanay hindi lang po siya ilaw ng tahanan, siya rin ang neck of the family. Kasi ang ulo, hindi naman makakagala kapag wala ang liig. Gets niyo yun? Okay, ang mga Kabampangan na nanay, hindi sila basta-basta. Hindi mo sila pwedeng lokohin. Hindi ko naman sinasabing walang otoridad ang tatay. Pero ang mga nanay na Kabampangan, bilang isang anak, kapag nakipag-engage ka ng conversation sa kanila, tinataya mo ang buhay mo. Dapat careful ka kapag kaharap mo ang nanay mo. Lalo na kapag Kabampangan niya. Nang gagawan mo? Nagbablog, ma, actually. Nung kuna pa nila ka mag-block, kaya ka masasawag balik. Kanina ka ba? Kani? Bakit po? Baba ka dito! Baba! Sorry po. Wait lang, ma. Okay. Latwa mo! Pag-vacuum ka, Kenny! Ne? Opo. Pag-vacuum ka! Eh, mukha ako naan! Kabagal mo, ne? Pagpahingan bakal na kang bilis! Pagsamanihan ko sa kapag bagal mo! Nakabagal, ne! Makakababa ko lang ng phone eh. Ano mga kalina, sinunahan mo? Oh, wala ka kaya, di ka man tumutulong sa akin. Naranasan nyo na rin ba? Kapag nagpapaalam ka sa nanay, magpalpitate ka kasi kinakabahan ka. Ay, papaalam pala ako. Pa, pwede kang mag-basketball? May liga kasi kami eh. Dorday? Oo, sige. Pwede? Wa. Ah, sige. Teka lang. Ano sabi ng nanay mo? Hindi ka pa nagpaalam. Hindi pa. Tanong naman. Bakit pa? Parent naman kita eh. Di ba kayo equal? Di kami. Kutnan mo yung mama mo, Ngenin. Ngenin na. Sigurado ka pa? Delikado yung ginagawa mo. O sige. Believe me, I know. A few moments later. Ma, pwede kong mag-basketball? Ma, dyan lang sa kanto kasama yung mga tropa ko. Ma, sige na, ma. Paano ka pupunta pa? Ma, sige na, ma. Durday yun, ma. Liga yun, ma. Durday, ma. Ma, first pipe ko, ma. First pipe. May isa pa nung ko, bakit nakikira siyang kure? Ewan ko din lang? Punta ka sa kwarto mo, manigaral kang Bible na poring homework mo, kure! Ma, sige na. Ngayon na! Go! Diyos ko. Wala ko natin pabili ito, di na lang ang mahal, di na lang ang mahal. Eda ako kalugurot, baka yung mama ko. Gagaga ka ta? Isa kang mabarot, sabi ko lang gagaga eh. Pwede na ako man gagaga. Eh, ang patirok ng... Pwede ko! Muntakin! Tikdo akin! Ikalam! So nakikita nyo, ang mga nanay, stricto yan kasi mahal nila ang kanilang mga anak, lalo na kapag Kabampangan. So di ba, Bim, kailangan sumunod sa mga magulang, lalo na sa nanay, right? I can't disobey my mom. Pero kahit strict ang mga nanay, magaling silang magluto, which leads me to my next point.
Ang mga kapampangan, magaling magluto yan. Na nasabi ko na sa part 1 ng video. Pero bakit naging distinct ang kapampangan cuisine? Kasi marami na pong kulturang namasukan sa Pampanga. Ang mga Spanish, ang Chinese, Amerikano. So syempre, marami banyag ang pupunta. Kailangan kaming magpasikat. So kung gusto niyo talagang malalaman o matikman ang masarap na pagkain ng Pampanga, punta kayo dito. You go here, you taste Pampanga, you taste sisig. That's what I'm saying. Okay, Bim? Okay. Number 3! Kapampangans, mahilig yan mag-treat. In Kapampangan, mahilig kami magtawo. Kapag meron kaming bisita, it's either we treat you very well or we treat you very well. Pag nandito ka sa Pampanga, pag binigyan ka namin ng pagkain, your answer is either yes or yes. Kapag pumunta ka dito, aalagaan ka namin. Pag luluto ka namin kahit ayaw mo kasi ganun kami makiramdam. Yung merienda namin, buffet. Gigising ka, bibigyan ka namin cereal, gatas mo, red wine. Tapos magla-lunch ka, lobster, caviar. Ganun kami. Joke lang. Pero hindi ka namin papabayaan. Pero explain ko lang na mabilis bakit yung mga Kapampangan ganun. Dahil nung unang panahon, ang Pampanga, maraming farms dyan. So ang farms natin, irrigated, maraming resources, lagi tayong maraming pagkain. Eh dati wala namang refrigerator, masisira yung pagkain. Magpapapiesta ang Kapampangan, mag-i-invite siya ng maraming tao. Through that, mas na-enhance ang cooking skills natin kasi marami tayong taong pinapakain. Hindi natin afford na magkamali kasi baka may malason. At ayaw mo magkamaling magluto kapag Kapampangan ang pinapakain mo. Number 4, ang mga Kapampangan, masela niyan sa pagkain. Sabi ko nga, medyo may tabas ng ginto ang aming mga palettes namin, gift namin yun from the Lord, okay? Bak, eto po, kape, oh. Salamat, salamat. Ano to? Lalasunan mo ko ata eh. Sir, sorry. Sir, ginagalingon ko na eh. Ang tagal kong pinractice yung kape niyan. Marina na ako, pinibak. Nahiya ka pa. Sa lasa ng kape mo, parang dapat nahiya kang buhay ka eh. Sir, grabe na ako man, sir. Eko, get. Kape, creamer, sugar, oot, magkasakit ka. Sir, sa bahay namin, burida rin pamilya ako. Makan yan eh, sir. Eko naman, balo na. Ano ba yung pamilya mo? Unggoy? Sir, grabe na kayo. Sir, siguro doon drum singa. Tsaka si Anthony Bourdain gusto yan eh. Ha? Huh? Yan? Eh di unggoy din sila, ha? Grabe ka naman. Grabe ka naman. Ano ka ba? Constructive criticism lang to. Alam mo, dito sa kitchen place natin, kailangan stricto ako eh. Magiging chef ka eh. Talaga, sir? Hindi. Joke lang yun. Alis ka na. Ha? Huh? Oh, ito bag mo. Sir! Number 5. Ang mga Kapampangan, ball is life yan. Sa Pampanga, talagang mahal ng mga tao ang basketball. Minsan, isang puhunan na rin yan, pustahan. And I think lahat naman ng mga Pilipino ganun. Pero dito, patayan talaga. Siguro dahil na rin yan sa jeans, sa tangkad ng mga bata ngayon. 14 years old pa lang, 10'6 na yung height niya. Pero kung Kapampangan ka, at hindi mo hilig ang basketball, eto, okay lang, ha? Okay lang, it's not the end of the world. Bim, di ba? Ang dami. Remember so many people. David Aguilar, Jason Castro, Ian Sangalang, Calvin Abueva. Diba ang dami? Yeah, true. Number 6. Maraming pogi at magaganda dito sa Pampanga. Masanting, malago. Unfortunately, hindi ako kasama dun sa mga pogi at magaganda. Anyway, isa sigurong factor kung bakit maraming pogi at maganda. Marami na nga rin cultures na nagpunta dito. Like yung sa Clark Air Base, mga Americans, tapos yung Japanese, tapos syempre yung Spaniard. Kakaiba. Kaya ang daming mga artistahin dito. Okay? Pangalawang factor is that pwede mong idaan sa makeup. So, kung gusto mo maghanap ng love life, punta ka dito sa Pampanga. Busog ka na, na-makeupan ka pa. Boss, wasak! Number 7, wag na po kayong magtakang mga Kapampangan. Mayabang sila in general, ha? Huwag kang mabipikon. Wait lang, pakinggan mo ako. Para hindi magkaroon ng confusion, dyan nahahati ang mga Kapampangan. Dalawang types ang mga mayayabang na Kapampangan. Number 8, ang Kapampangang paratod. Buralya pa mong salo. Layang mong pera yung kakanya niya pa. Sabi na eh. Lamin nina eh. Oy! Psst! Psst! Oy! Pasyas mo nga ta, tol. Nanaburi mo. Tol! Kapampangan ko pag maragul ko! Kapampangan! Ha? Ano pinagmamalaki mo? Hmm? Nang pagmaragul mo? Na? Mayang masyado masyas makan yan eh. Eh mayap yan. Nang pagmaragul mo, tol. Nana! Nang pagmaragul mo? Na? Magmayabang na ka ngayon eh. Maragul na ka buntok. Ha? Wapen, mapagmaragul na ka? Na? Sara mo nga yan. Naka-chess out ka pa mong ganyan, parang manok! Kang gaganyan-ganyan dito. Wapen, sige, oh, kumiyak yun eh. Meron kasi ako scoliosis eh. Scoliosis yan? Sorry, sorry, hindi namin alam. Ganyan ako na buha, baka ganyan talaga yung katawan ko. Hindi ko namang pinili ito eh. Sorry na, wag mo kami susumbok sa mama mo, no? Sorry, sorry na. Pega ganyan yata yung anak ko. Na? Sir. Ikaw yun eh. Ken tutuki. Pamiratan na kay Mabie. Sir. Entiendes? Hindi niya scoliosis yung anak ko. Ikaw kasi. Ikaw na yun eh. Sumunod lang ako. Kinatungan mo pa kaya. Lampakin. Pwede ba alisin yung kamay mo? Sorry, sorry. Sana tayo? Number
Number 9. Number 9! Gas na po ito. Ang mga kabampangang alam nila ang pinagyayabang nila. Noong 1600, biglang dumadating ang Dutch para conquer yung Pilipinas. Pero at that time na dyan na ang Spain. So, nangangailangan ng tauhan ang Spain kasi medyo nakulangan sila. Okay, so kumuha silang Pilipino. Correct, pero technically, kumuha silang mga kabampangan. Bakit? Ba't kabampangan? Kasi by that time, ang kabampangan ay buo na as a civilization. So, kung kukuha ko, mas gusto ko na yung solido para pag kinuha ko, sama-sama sila agad. Hindi mo na sila kailangan pagbate. What? Are you sure? So sinasabi mo, ba't ka nabubulon? Ang mga kabampangan ang lumaban sa Dutch. 3/4 ng Spanish army kabampangan. Wait. Is your information reliable? Is it credible? Is it pertinent? Maybe. But we don't know. Nobody knows. Oh my God. Jesus. Hey. Don't say Jesus, man. Don't say his name in vain, okay, bro? Hey. Oh my gosh. Why did you just say his name? What's the matter with you, man? Sorry, bro. He died for our sins. Sorry, I won't do it. How did you say that? He died for our sins, bro. He's our God, man. My favorite. Oh my gosh, bro. Oh man. Why? Sorry. Why? 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 Why?
Okay, going back sa 1600s. Okay, 1600 to 1646 yun yung Dutch-Spanish War and basically yung mga Kawampangan nanalo sila. Okay? Okay. Yung nagka-favoritism ng mga Spanish, medyo parang naging Spanish na rin ang Kawampangan. So, kontrabido tayo sa history ng Philippines. Okay lang, it's the past, it's the past. Okay? Nagbago na tayo. It's okay. It's okay. Okay. Pero nagbago na tayo. Eto nga eh, makinig ka. Ang first Filipino warrior na namatay para sa Pilipinas ay, that's right, you guessed it right, Kawampangan. That's right, straight from Makabebe, Tarik Soliman. At ayaw niya ang mga Spanish, he despised them. Oy, grabe yun eh. Okay, so ang nangyari, ang Pampanga at ang Tondo nagsanib puwersa at pumunta ang Pampanga nung nabalitaan ni Legazpito, padala siya ng mga tao para mag-offer na wag na lang makipag-away. Pero dahil ang Kapampanga na si Tarik Soliman, hindi basta-basta, wala siyang pake, ama go to war, masya siya nito, masya siya. Unfortunately, alam na natin na matatalo tayo sa Spaniards, pero despite the fact, English yan brad, lumaban tayo, kahit Kapampangan tayo, we died for our country. Okay? Yeah. Okay. Come on. Etang basta-basta, even in the face of death, we will fight! Kasi etang basta-basto! Wadon! Nakuha mo, kahit banyaga pa yan, hindi tayo papatang! Payaban! Kapag magyayabang ka, pumili ka! Bayan mo sarili! Kaya yon, alamin mo ang history mo. Tama, huwag kong tamat magbasa. Nasa internet na, kiklik mo lang, basahin mo, boom, information. Okay guys, baka i-dogmatize nyo lang ang sinasabi ko. Sinasabi ko lang, kapag may ipagyayabang ka, alamin mo yung culture mo at yung history niya. Yun yung magandang ipagyabang, ha? Hindi yung mayabang ka in general. Exactly, I have to agree with that. And Chris, what do you think? Maganda rin talaga was that the authenticity of where you were. Exactly, Chris. Know where you came from. Pinagmulan, pinagdaanan. I agree, yes. Kaya kailangan ng history para mas maintindihan mo bakit nangyayari ang mga pangyayari na nangyayari ngayon. Ang daming nangyayari nun eh. At dahil dyan, yarita na. Okay, okarian mo na. Okay, so Bimb, as a Tarlakeño, kamapaan pa rin yung Tarlakeño, no? Yeah, some parts of it. Paano, what did you learn today? Everything! So that's it, Bimb? Yes. Okay guys, that's a wrap! So, good news guys, napapansin na po tayo ng mama ni Will Dasso, bitch. So, please help spread the Pampangan culture, like, share, and subscribe to my YouTube channel. Ano kasi? Jerry Corsair TV. Baba nakakalimutan mo, iisa lang tayong tao. Ulitin ko po, hindi ko linalahat, so kung natamaan ka, isa lang ibig sabihin nun. Tinamaan ka, brother. Anyway, I love you guys, Kabilan Nation, Jesus loves you, right, babe? Yeah. That's it. Legolas, they will not believe me.